Kahit sa linggo ng pagkabuhay o Easter Sunday, tuloy pa rin ang proseso at paghahanda ng mga konsulado ng Pilipinas sa New York para mabilis na maipadala ang ating mga natitirang balota para sa mahigit 39,000 registered overseas absentee voters ng US East Coast. So, anim na araw makalipas ang original schedule na April 7, wala naman naging aberya sa final testing and sealing ng vote counting machine sa Philippine Center sa New York noong Miyerkules. May 20 polling precincts sa 10 states na hawak ng Philippine Consulate sa New York na mayroon namang 39,000 registered voters. So mga miyembro ng press, mga poll watchers, ng iba't ibang political parties ay dumalo sa FTS o yung final testing and sealing at thumbs up naman sila sa mga proseso na pag-verify ng dalawang vote counting machines. So anim na araw na nakaraan nang magbukas ang botohan pero hindi pa rin malinaw kung ilan na ba sa 39,000 na balota ang naipadala ng konsulado. Samantala sa Washington DC, may problema rin sila sa delay. Meron silang 35,000 registered OAVs sa ilalim ng Philippine Embassy. Delayed din ang pagtanggap nila ng material. So nakatanggap sila ng isang VCM na test na rin at sealed na noong April 5. Pati mga balotang na delay, patuloy pa rin ipinapadala ng mga botante. So 21 days na lang ang nalalabi para sa mga registered OAV voters dito sa New York, East Coast para ipadala nila ang kanilang mga balota at absolute deadline May 9, 7 a.m. ng Eastern Standard Time o Philippine Time May 9, 7 p.m. para mabilang ang kanilang boto.